Yun na, good morning mga Maxel. So, ano ba libre-libre ba? For this episode is, papakita ko sa inyo kung ano yung mga ginagamit ko na cycling sandal at yung mga advantages at disadvantages nito. Plus pala mga master, is tingin ko mapapaliwanag ko na rin sa mga iba, yung mga lagi nagtatanong kung bakit hindi ako nagkiklit sa ride. So, makikita nyo dito yan mga master. So yun mga master, so ito pala yung una kong sandal sa papakita sa inyo. Nabili, ito yung pinakahuli ko nabili sa Shopee. 250 pesos lang siya. Generic siya na sandal. Ginagamit ko to usually sa mga short ride lang. Sa mga 4-5 oras na ride lang. Half a day. Kasi medyo wala akong tiwala dito sa, ano niya, sa, tawag dito, yung sa strap niya, diba? Ganyan lang eh. Pero yung ibabaw niya master, maganda, masarap sa paa. Malambot itong parte na to. Ayoko lang sa sandals na to. Okay siyang gamitin mga master. Pero ang ayoko lang sa sandals na to is malambot yung mga swelos niya. Ayan, ako makikita nyo. Butas na. Kumbaga, kayod-kayod na kagad, di ba? Yan o. Pero, ang maganda dito master, ito yung sinasabi ko kanina. Isa to sa mga example kung bakit hindi ako masyado nag-clits. Ang maganda dito master, nakikita ko kung saan usually ako nag-a-apply ng pwersa pag ako pumipedal. Yun o. So makikita nyo master, dito sa parting taas, may mga upod din dito. Pero, dito sa baba, sa bandang gitna, mas malaki yung upod. So ibig sabihin talaga, makulit talaga yung paa ko pag nagbabike ako, di ba? Minsan, andito ako sa taas, yung pedal, minsan nandito sa baba. At ngayon ko lang napansin, mas mabigat yung padya ko sa kanan na yan, oh. Kasi ang lalim ng uka dito, oh. Yan, oh. Pero yung kaliwa ko, magaan lang. Hindi masyado butas, eh. So, yan, at least may natutunan ako sandals na to. Hindi pantay yung padya ko. Ano ko sa inyo to mga master? Suggestion ko sa inyo to. Bumili kayo ng sandals na to, tapos i-ride nyo. Malalaman nyo kung gaano kabalansin yung padyak nyo, tsaka kung saan naglalaro yung paa nyo. Diba? So, yan. Second mga master is... Yeah. Ito. Yung aking sandugo na hiking sandals. Yan. Ito mga master naman is, ito talaga yung dati ko pang ginagamit. Ang lahi na narating na sandals na to. Narating na to ng Bicol, nakakapag North Luzon Loop na to. Nakarating na to ng Matnog, nakarating na to ng Baler, so saan-saan pa. Ito talaga yung lagi kong ginagamit sa mga ride master. Kasi, kung mapapansin nyo, pag nagbabike kami, lagi ako nagme-medyas, diba? So, ito yung, actually, ito lang yung gusto ko sa sandals na to. Open siya. Kaya pwede ko siyang gamitin kahit naka-medyas ako. Tapos, kung mapapansin nyo, master, yung swelas naman. Ayan o. As in, taon na to mga master. Ilan taon ko nang ginagamit to. Pero, matibay pa rin. Tingnan mo, konti lang yung upod niya. Hindi masyado halata. Makapal talaga yung swelas nito. Ngayon, ang disadvantage lang nito mga master is, ito nga lang. Itong mga plastic niya na ano, nakikita niyo to, yung panghigpit. Yan. Sa kaya, plastic dito. Sa baba wala, pero ito problema talaga sa akin to. Nagkakaroon ng paltos yung parte sa hinliliit ko. Kasi kahit naka-medyas ako, nagkakaroon ka pa rin ng friction dito. So, papansin ko yan after namin mag-multi-day ride. Nagkalyo na ako dun sa may parte. Sakto kasi siya sa may buto ito. So, okay sana to mga master. Matibay yung swelas. Magagamit kahit medyas, kahit may medyas, pero yun nga lang, titiisin mo talaga itong plastic na to. Or, ewan ko, mag-sort ka ng mas makapal na medyas, hindi ko alam. Pero okay siya mga master. And, tingin ko nabili ko to bago pa mag-pandemic eh. Pero, naalala ko, lagpas 500 din bili ko dito.
Hindi siya online, binili ko sa may tindahan dito sa may Montalban Pausaya. So yun. Ngayon, ang pangatlong sandals natin, Master, is itong tapak sandals naman. Dumi. Pero, ito, malayo-layo na rin narating sa akin itong mga Master. Ito, ginagamit ko pag nag-mountain province kami. Nung umakit kami ng Amboklao, nung busta lang kami, ito rin ang gamit ko. Kasi, ito, Master, super lightweight itong sandals na ito. Kung mapapansin nyo, super minimalist yung design, di ba? Konting strap lang, pero siya, kapit na kapit siya sa paa. Plus, yung, kung mapapansin nyo, Master, yung swelos nito, galing to sa gulong eh. Gulong na sasakyan, kaya, yun mga Master, so feeling ko, sobrang tigas nito ito. Kita mo, alay na rin na nababay ko sa sandals na to, pero halos wala pa rin tama. Tsaka, yun nga, lightweight. Pero, ang dahilan lang kaya Master, kaya minsan di ko ito ginagamit is, di ba nga sabi ko kanina, nahilig ako mag medyas. So, yun lang. Kasi, ang design nito is yung andun siya sa kinlalakay mo. Ganyan. Ang ginawa ko dati, bumili ako nung medyas na may, mayroon daliri. Pero, yun lang, nahirapan ako isuot eh. Nahirapan ng tanggalit. Kaya yun, shoutout nga pala sa Tapak Sandals mga Master. Sponsor nila ito sa amin dati. So, shoutout sa inyo. Pero maganda ito mga Master. Yun nga mga Master, meron akong tatlong sandals. Kung irarank ko ito, kung ano yung mga lagi kong ginagamit. Number one sa akin Master, itong sandugo talaga. Ito talagang go-to sandals ko pag mag-ride ko. Ito lang ang pahirap sa akin. Itong plastic. Yan. Pero subok na sa akin to. Secondly, itong tapak mga Master. So, ano lang naman yun eh, personal preference ko yun kasi lagi ako nagme-medyas. Pero sila Doc, sila Master Ronnie, sila Ian, laging nakaganito yun kasi hindi sila nagme-medyas. Dahil talaga namang sobrang gaan sa panit at saka antibay. Yun nga lang, dahil dun sa kaya ginagamit ko lang ito sa mga lugar na hindi masyado maaraw. Kaya yun, pag umakit kami ng mountain province, ito ginagamit. And then last mga Master, itong sandals sa Shopee, yung una ko nireview ito 250. Ginagamit ko to sa short ride dahil komportable siya sa paa. Pero, huwag mong gagamitin ito sa mga kargahan talaga dahil yun nga, ito nyo, umaangat no. Feeling ko mapipigtas ito sa mabibigat na pansyak talaga. Pero, yun nga, pero mga Master, re-recommend ko pa rin bilhin nyo ito kasi dahil sa lambot ng swelas niya. Mapag-aaralan mo ngayon kung ano yung behavior ng pansyak mo tsaka gano'ng kabigat, di ba? So yan, ang galing mo. Actually, kanina ko lang nakaili. So yun mga Master, isang mabilisang review lang ng ating mga cycling sandals. So yun mga Master, hanggang dito na lang. Thank you for watching. Salamat!